Hi guys, it's me, Mommy Pammy. Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, nakita nyo, walang-wala akong ka-makeup on. Yes, kasi ang content ko for today is Get Ready With Me with Natbea Luxe Beauty. Yeah! So ito, papakita ko sa inyo muna yung item. Pasok! Guys, napakita ko na sa inyo. Ito yung liquid foundation. Wow, ang cute, diba? Nakita lang ako dito sa kanyang packaging. Napakaliit. May pagkababasagin siya. And maganda, basta parang ano, maganda yung packaging niya. Ito yung kanyang tsura. Diba? Ang ganda. Yan. So, na-excite ako itry. Bibigay ko yung review ko, lalo na kasi tingnan natin kung maganda ba siya sa ating skin, hindi ba siya nakaka-irita, or meron ba tayong ma-feel sa ating skin, ganun. So please watch the video until the end kasi tingnan natin kung maganda ba talaga tong liquid foundation nila. So let's start! So, iba't ibang products ang gagamitin ko for preparing my skin. Pero hindi ko na po babanggitin kasi syempre, ang content nga natin is all about Natbea. So, since Get Ready With Me ito, i-share ko din sa inyo kung ano ba yung mga preparations ko. Step by step, kung ano ba yung ginagamit kong yung mga pang-makeup ganon. Lagi ako gumagamit nito, itong mga vitamin water. Parang ito yung nagiging ano, preparation niya para sa aking skin. Ayoko maging dry yung skin ko habang nagbe-makeup. Of course, yun ba may gusto nun? So, ayan. Next step is the foundation. Yes, of course, Natbea na tayo. So, ito, open natin. Ayan. So, ganyan yung kanyang applicator. Ayan yung bottle niya. Ayan. Kuha tayo ng konting amount. Dito ko nilalagay. Yun. Wow. Ang cute naman. Tingnan mo. Normally kasi pag may mga ganito din akong mga ibang foundation before, pag kiniklik ko to, parang ang messy, ganun. Kanila tingin nyo bilog na bilog. Ang cute. Kaya napawawa ko guys. Ayan. Try natin. Ooh. So actually, the shade lang nito is natural. Ayan. Wow. Grabe yung pagka-blend, mabilis lang. Ang ganda niya sa skin. Oh, tingnan nyo. Pak. Hindi ko naman masyado nalagyan ng foundation pero maganda siya. Wow. So, kuha pa tayo kasi para sa noo ko. Cute talaga. Bilog na bilog. So, ayan. Lagay tayo. Ayan. Here. Tanggalin natin mga sumpa-sumpa. Ayan. So, ayan. Dito na tayo sa ating noo. Nakakamiss magkaroon ng makeup content. Ayan. So, ito na nga yun. Thank you so much, Natbea. Nagkaroon ako ng reason to have this kind of vlog. Ayan. Wow! Ganda. Ang ganda siya sa skin. Yan, bagay sa akin, fairness, kasi morena nga din ako. So, parang, ang pinipili ko kapalagi kasi kapag may bili ng makeup is, ano, natural tone. Yes. Ay, diba? Parang wala lang. Pero hindi, nakita nyo naman na naging parang flawless ba? Flawless. Diba yung sa skin? And maganda siya. I love it! And in fairness, guys, blendable siya. And may comfortable feeling talaga pag nung ginamit ko tong liquid foundation ng Natbea. And ito pala yung nakaka-oil control and nakaka-moisturize ng skin. So, totoo lang, parang na-moisturize din yung skin ko. Parang siya may pagka-skincare ba, yung ganun. Tapos, let's see, kasi sabi nila long-lasting to. Proceed tayo sa makeup. So, after ng liquid foundation, ang ginagamit ko naman, itong concealer. So, lagay lang tayo ng konti. Yan. Siyempre, yung mga eye bags. Ayan. O, diba? Medyo na less yung dark circles ko. Next, after the concealer is contour. Yes, that's contour. Ako kasi konti lang mag-contour talaga. Hindi yung bonggang-bonggang contour. So, ayan. Ganyan lang. Tapos here, para daw hindi masyado mukhang mataba yung ating face. Yan. Hindi ako naglalagay dito kasi feeling ko umiitim lalo yung sa face ko. Kaya hindi ako naglalagay. Minsan lang, ganun. Siyempre, pag magko-contour, isama mo na yung ilong mo para medyo tumangos-tangos. Pak, ganyan lang. Linya, ganyan. Yan, ganyan laging ginagawa ko eh. Mahilig ako sa mga ano lang, yung simple makeup. Yan, para everyday look, ganun. Kasi hindi ko talaga kayang mag-makeup ng panggabi. Yung pang-nightlife na makeup, ganun.
na hindi ko kaya. Hanggang ano lang ako, everyday look or ayan, everyday makeup, ganun. Ganyan. So, itong Natbea, guys, kahit may pagka-concealer na to, pero gusto ko pa rin naglalagay talaga ako. Hindi mawawala yun sa makeup routine ko. So, kaya naglalagay pa rin talaga ako. So, next dun sa contour is itong eyebrow na tile. So, ito sa ating kilay. So, ayan, sorry, wala akong ano dito, mirror. So, dito tayo mag-base sa ating camera sa phone. So, sana pumantay. Medyo malabo pa naman at ako. So, ayan. Basta yung may makilay lang. Ang gusto ko ma-achieve yung, alam mo yung PAK na kilay, yung pang madam, ganun. Ang galing nila gumawa ng ganong kilay, sana all. Yung parang perfect na perfect. Ako kasi di ganito lang. Pero sana ma-achieve ko talaga yun. So, ganyan lang. Sinusundan ko lang yung ano ng aking eyebrow. Dati talaga, nung di pa ako masyadong marunong mag, ano, ng kilay. As in, yung parang pa-angry birds na yung kilay ko. Oo, promise. Yung pa-box, ganun. Tapos sobrang kapal. Ayun, Diyos ko, sobrang nahiya ako sa mga nangyari noon. Puro ganyan-ganyan lang. So, yung ganyan lang natin. Next, dito tayo sa ating eyeshadow. Ako kasi mga ano lang, neutral colors lang. Yung pagka-gray, brown, light brown, ganun lang. So, today, gusto ko feeling ano ako yan, pagka-brown. Ano lang, yung light brown lang, ganun. Parang sabi, ash brown, ganun. Ganun lang. Yan, ganyan-ganyan lang. Yung ako marunong na ano, yung two-tone ba? Yung ginagawa ng magagaling na mga nagme-makeup talaga. Ang galing nga nila eh. Kaya tuwan-tawa ako pag nanonood ako sa TikTok ng mga marunong taga mag-makeup. Sabi ko, sana all. Nakatuwa sila. Ayan, very simple. So, ito guys, actually, itong eyeliner and itong pang mascara, actually, isa lang ginagamit ko palagi. It's either ito or ito. So, kapag feel kong maganto, ito lang. Pag feel kong ito, ito lang. Ganun lang. Hindi ko sila kaya ipagsabay. Siguro pag panggabi, pwede. Pero pag everyday look lang naman, siguro I'll go with this one. Ganun. Ewan ko. Para nakakaano kasi siya ng mata. And for me, depende din kasi guys. Lalo na kung mainit yung panahon. Eh, minsan nagsasmudge kasi. So, very, ano lang talaga, hassle. So, ginagawa ko, pag feel ko medyo, naiputa lang ako mall, alam ko naman hindi masyadong magsasmudge yun. So, magaganto ako. Pero kapag feeling ko lalabas na yung outdoor, ganun. Parang ayoko. So, ayun, kaya hindi ako masyadong gumagamit nito kapag ganun. So, ito, try natin. Ayan. Diba guys, parang ano, nagbigay buhay din sa mata nyo. Wala lang, ewan ko, para sa akin, mas bet ko to. Yung iba pa din liquid or ito, pero mas prefer ko ito. Kasi mas ano ako sa liquid, medyo messy, ganun. Ito yung lagi kong ginagamit. Parang pa-crayon type. Next, of course, ang dakilang powder. Patapos na kasi. Sa ganyan talaga ako nagme-makeup, mabilisan na. So, syempre, ang dakilang powder. So, ganyan lang. Ganyan lang. Diba? Sama na natin neck natin kasi para pantay. Ayan, pang pa-fresh lang. Next ko doon is, ayun, yung pang-cheeks. Ayan. Syempre, dapat may pagka-rosy cheeks tayo. Chat! Parang kinikilig. Lagi ako may prepare na gayo kasi yung kinakamay na. Nang-messy lang kasi. So, kuha lang kong konti. Ayan. Inikot-ikot ko lang. So, syempre, nakangiti dapat. Ayan. Ayan. Diba? Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Lalo na ako dahil may anak na ako, first time mama ko. So, syempre parang mabilis yung makeup lang. Kailangan mabilis lang. Kasi syempre, hindi mo matatansya kung gigising na ba yung anak mo or what, diba? So, mabilisan lang talaga lahat. And of course, last but not the least, ang lipstick. Di pwedeng mawala yan. Kasi Diyos ko, parang akong matamlay. Tara! I'm done! So, ganyan lang kasimple ang aking makeup. And eto guys, bibigay ko na yung aking review dito kay Natbea Luxe Beauty na liquid foundation. Nagustuhan ko dito, napaka-lightweight niya and nakaka-moisturize din siya ng skin. Ayun yung napansin ko dito. Ilang beses na ako nag-apply ng anything sa face ko, like yung powder, tapos nag-concealer pa ako. Ayan yung sa cheeks ko, diba? Wala akong any na feel na parang bumibigat siya. Kasi syempre, the more na maglalagay ka sa face mo, nafe-feel mo parang bumibigat. Pero hindi. Parang naka-help tong ano, Natbea. Talaga napaka-lightweight niya. And ayan, di siya smudge. Na siya nasa smudge. I mean, yung parang after kung, kasi usually yung aking face, pag naglagay ka ng makeup, dry pa din. Pero hindi. Ito, nung naglagay ako nito, hindi siya na-dry. Ayun, maganda siya sa skin. Ayun, zoom ko ha. Ayun, no. You know,
wala, hindi ako nakikita any dryness, wala, pagkagamit ko nitong Natbea liquid foundation. Hindi siya nakakrack, yung ganun, yung irita, yung ganun, hindi eh. Usually, ganun kasi nangyayari sa skin ko. Pero in fairness dito kay Natbea, hindi, walang nagkaroon ng ganun. So, maganda to. Ayan o, looking so fresh lang. Wow. Charot ng arte mo, Mommy Tammy. So, yan, maganda siya, guys. I love the Natbea. Tetest ako later, mga siguro after 4 hours, 3 to 4 hours ng paggamit ko itong makeup, itong liquid foundation. Sabi kasi nila, umaabot to ng mga ilang oras. Kahit no need na parang mag-retouch, let's see kung pang matagalan nga din tong liquid foundation nila. So, maganda din dito kasi it is waterproof na. Tapos, wet resistant na rin siya. Ganda nun. Maganda pakinggan nun. Lalo na ngayon, dito sa Pilipinas, syempre, pa-summer na. So, ang init-init. So, ito, bagay na bagay to sa atin. Ngayon nga, since daw pwede tong pangmatagalan, pwede daw siya for 12-hour makeup holding. So, let's see. So, ako kasi kahit 3 to 4, let's see. Ito ay nakaka-hidden pore. Totoo naman. Yes, nakaka-hidden siya ng pores. And this is moisturizing and nakaka-nourish to ng ating skin. Yes na yes ako doon. Promise, ang ganda talaga sa face. Ganda nitong liquid foundation ng Natbea Luxe Beauty. So, yan. Gandang-ganda ako dito sa Natbea Liquid Foundation. Kung naghahanap kayo na napaka-lightweight, matagal siya sa face, and yung comfortable ka, yung ganun. Tapos yung nakaka-moisturize ating skin, I would recommend this Natbea Luxe Beauty na Liquid Foundation. Yes, sobrang ganda niya sa skin. And natural to guys ha. So, ito, bagay na bagay to for all skin types na gusto lang yung mga natural look. Ganon, like me. Favorite ko kasi mga natural lang. Lalagay ko na na yung link kung saan kayo pwede bumili nitong liquid foundation. Lalagay ko sa aking description box. So, before I end this video, I would love to thank Natbea Luxe Beauty for sending this over. This one, yes, the liquid foundation. Sobrang ganda niya talaga. And nagustuhan ko siya, kaya nire-recommend ko talaga to sa aking mga subscribers or viewers. Sobrang ganda. And if ever mayroon kayong questions regarding this product, kindly comment below na lang. So this is the end of my vlog. Thank you so much for watching. If ever mayroon kayong vlog suggestions, kindly comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Mommy Pammy. So, I'll see you in the next vlog. Bye!